Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang babaeng gansa. Noong unang panahon, pumanaw ang hari ng isang malaking kaharian. Naulila niya ang kanyang asawa at anak. Naroon din ang isang mabuting diwata at inulungan ang reyna na alagaan ang prinsesa. Paglaki niya, pinakasal siya sa isang prinsipe na nakatira sa malayong kaharian. Nang papalapit na ang araw ng kanilang kasal, naghanda na rin siya sa paglalakbay patungo sa malayong kaharian. Tumulong ang reyna sa pag-impake at mamahaling damit ng kanyang anak. Mahal kong anak, dalhin mo ang mga alahas at hiyas na ito at maging masaya ka sa piling niya. Isang alalay ang itinalaga ng reyna at binigay ito sa prinsesa. Meron pa siyang tigisang kabayo. Regalo ng diwata sa prinsesa ang kabayo at pinangalanan itong Falada. Nakapagsasalita ito. Sandali lang, meron pa akong ibibigay sa'yo. Kumuha ng gunting ang diwata at ginupit ang dulo ng kanyang buhok. Ingatan mo ito, mahal na prinsesa. Isa itong aghimat na maaari mo magamit sa iyong paglalakbay. Nagpaalam na ang prinsesa sa reyna at sa mabuting diwata at umalis na kasama ang alalay at ang kabayong si Falada. Ilang oras na ang paglalakbay, na uhawang prinsesa at sinabi sa kanyang alalay, maaari mo ba akong ikuha ng maiinom? Kung nauuhaw ka, mahal na prinsesa, bakit hindi ka bumaba sa kabayo mo at kumuha ng sarili mong tubig na maiinom? Pwede ba hindi mo utusan? Nagulat ang prinsesa, pero bumaba na rin siya sa kabayo at uminom ng tubig mula rito. Bigla na lamang nagsalita ang dala niyang buhok. Kawawang prinsesa, kung alam lang ng iyong ina, matuturo kang kanyang puso. Pero mapagkumbaba ang prinsesa, hindi na siya nagsalita at sumakay na lamang sa kanyang kabayo. Pero ilang oras muli ang nakalipas at nauuhaw na naman ang prinsesa. At nang makarating sila sa isang batis, sinabi niya sa kanyang alalay, maaari mo ba akong ikuha ng maiinom? Sabi ko, kumuha ka ng tubig mo! Muli, bumaba ang prinsesa sa kanyang kabayo, lumuhod sa harap ng batis at uminom ng tubig. At muli, nagsalita ang buhok. Kung alam lang ng iyong ina, matuturog ang kanyang puso. Hindi sumusunod ang alalay mo. Mag-iingat ka, mahal na prinsesa. Huwag ka masyadong yuyuko. Mahulog ako sa batis! Nahulog ang buhok mula sa kanyang bulsa at natangay sa agos ng tubig. Biglang sinabi ng alalay, ngayon, wala ka ng kapangyarihan. Mula ngayon, ako ang masusunod at ikaw ang susunod sa akin. Hubarin mo ang damit mo. Ako ang magsusuot niyan at ikaw ang magsusuot ng damit ko. Ako na ang prinsesa ngayon. At kung iisipin mong makakapagsumbong ka, nagkakamali ka. Sinuot ng alalay ang damit ng prinsesa at sumakay sa kabayo niyang si Falada. At ang tunay na prinsesa sumakay sa mas mahinang kabayo. Sa wakas, nakarating na sila sa palasyo ng prinsipe. Sinalubong sila ng prinsipe at lumapit sa inaakala niyang prinsesa. Maligayang pagdating, mahal kong prinsesa. Salamat, prinsipe. Masaya akong makarating dito. At sino naman tong kasama mo? Alalay ko siya. Kasama ko siya sa paglalakbay. Pero ayoko rin naman sa kanya. Naisip ko nga, mahal na prinsipe, baka pwede siyang magtrabaho dito. Wala akong may pagagawa sa kanya. Pero meron akong kasamang bata dito, si Kurdgen. Nag-aalaga siya ng mga gansa. Baka pwede siyang tumulong dito. Ah, saka mahal na prinsipe, mahingin pa sana akong pabor. Pwede mo bang ipatapon ang kabayong sinakyan ko papunta dito? Muntik na akong mahulog sa daan dahil sa kanya! Ang totoo, alam ng alalay na nakapagsasalita si Falada. At baka ito pa ang magbunyag ng buong pangyayari. Pinilit niyang mapaalis ito at pinatay ng mga kawal si Falada. Nang malaman ito ng tunay na prinsesa, umiyak siya at nagmakaawa sa kawal na ilagay ang ulo ni Falada sa pasukan ng syudad, kung saan siya dadaan tuwing umaga at gabi, para man lang makita niya ito sa ganitong paraan. Masusunod po, Binibini! At nilagay niya nga ang ulo ni Falada sa taas ng pasukan.
Kinabukasan, pagdaan nila sa Kordken sa pasukan, malungkot niyang sinabing, Falada! Falada! Diyan ka manatili, kaibigan! Princesa, ikaw naman ay anong sinabi? Sayang, sayang! Kung alam ito ng mahal na reyna, tiyak magdurusa siya. Lumabas sila sa syudad at pinastol ang mga gansa. Pagdating sa may ilog, naupo ang prinsesa sa isang bato at nilugay ang kanyang buhok na gawa sa purong pila. Nang makita ni Kordken ang pagkinang nito sa araw, tumakbo siya at pilit hinila ang buhok ng prinsesa. Sumigaw ang prinsesa. Hangin o iyong hipanin! Ang sombrero ng batang si Kordken para ito'y kanyang habulin. Sa bundok, lambak at bato, papalayo ito'y dalhin para ang buhok na gawa sa pilak muli kong aayusin. Biglang umihip ang napakalakas na at tinangay nito ang sombrero ni Kordken patungo sa mga bundok at lambak. Napilitan siyang tumakbo para habulin nito. Pagbalik niya, nakaayos na ulit ang buhok ng prinsesa. Nagalit si Kordken at hindi na kinausap ang dalaga mula noon. Pinanood na lamang nila ang mga gansa hanggang sa lumubog na ang araw at naglakad na sila pauwi. Ganun din ang nangyari sa dalawang sumunod na araw. Hanggang isang gabi, lumapit si Kordken sa hari para magreklamo. Hindi ko pa matiis na kasamang babaeng yun at alagaan ng mga gansa. Sa halip na tumulong siya sa akin, wala siyang ibang ginawa kung hindi pagtawanan ako buong magdamag. Kordken, alam kong hindi mo sinasabi ang buong katotohanan. Sabihin mo kung anong talaga nangyari. Pinilit ng hari na magsabi si Kordken ang totoo. Walang nagawa si Kordken at ikinuwento nga ang buong pangyayari. Ipagpatuloy mo ang trabaho mo. Titignan ko kung anong magagawa ko. Pagsapit ng umaga, pumunta ang hari sa harap ng pasukan at narinig niya ang prinsesang kinakausap si Falada at ang pagsagot din ni Falada sa kanya. Pumunta rin sila sa tabing ilog at nagtago sa may halamanan sa likod ng pastulan at nakita mismo ng mga mata niya kung paano nilugay ng prinsesa ang buhok niyang gawa sa pilang. At narinig niya ang mga salitang, Hangin o iyong hipanin! Ang sombrero ng batang si Kordken para ito'y kanyang habulin. Sa bundok, lambak at bato, papalayo ito'y dalhin para ang buhok na gawa sa pilak muli kong aayusin. At dumating nga ang malakas na hangin at tinangay ang sombrero ni Kordken. Dumating naman ang kawawang bata habang inaayos ng prinsesa ang kanyang buhok. Nakita ng hari ang buong pangyayari, kaya dahan-dahan siyang bumalik sa palasyo. Dumating ang prinsesa sa palasyo. Pinatawag ito ng hari. Tinanong niya ang dalaga kung bakit niya yun nagawa. Biglang umiyak ang dalaga. Hindi ko pwedeng sabihin kung hindi mamamatay ako. Ngunit nagmakaawa ang hari na sabihin sa kanya, kaya walang magawa ang prinsesa kung hindi sabihin sa kanya ang kanyang buong sinapit mula noong papunta pa lamang sa palasyo at naging mapalad ang prinsesa sa kanyang pagkwento. Hindi mo dapat sinapit ang ganitong kapalaran, mahal na prinsesa. Ako na ang magtatama ng lahat ng pagkakamali sa'yo. Isuot mo ang damit ng isang tunay na prinsesa. Pagbihis niya, nabighani ang prinsipe sa kanyang nakita. Napakagandang dalaga. Tinawag ng hari ang prinsipe na hindi tunay na prinsipe ang nakilala niya, kung hindi isang alalay ng prinsesa. At tinuro kung sinong tunay na prinsesa. Siya ang tunay mong mapapangasawa, anak. Tunay nga sigurong akong mapalad ama. At nagalak ang prinsipe nang makita ang kanyang kagandahan at nalaman ang kanyang busilak na puso at kalooban. At kahit hindi pinaalam sa pekeng prinsesa, nagdaos ng pagsasalo ang hari kasama ang lahat ng nasa palasyo. Ipagdiwang natin ang katotohanan at parusahan ang kasinungalingan. Nakaupo ang prinsipe sa harap ng hapag at nasa isang dulo ang pekeng prinsesa at nasa kabila naman ang tunay na prinsesa. Namangha ang lahat ng naroon sa ganda ng tunay na prinsesa.
hindi nila nakilala ang dalagang nag-aalaga ng gansa dahil sa maganda niyang kasuotan. Ang kapal na mukha niya! Pagkatapos kumain at uminom ng mga bisita, tumayo ang hari at tinawag ang kanyang bansin. Ngayong gabi, may kwento ako sa inyo. Makinig kayong mabuti sa akin. At tinawag ang kanilang pansin. Sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa prinsesa na tila sariwa pa ang bawat detalye sa kanyang alaala. Tinanong niya sa peking prinsesa kung anong dapat gawin sa isang taong nagsinungaling tulad ng kanyang kwento. Anong gagawin mo sa isang sinungaling na tao? Walang duda! Dapat siyang makulong habang buhay! Yun ba ang dapat mangyari? At dahil yun ang hatol mo sa iyong sarili, yun mismo ang magiging kapalaran mo! Naparusahan ang alalay ng ayon sa kanyang sariling salita at nagpakasal ang prinsipe sa kanyang tunay na prinsesa at naghari sila sa palasyo ng mapayapa at masaya ang kanilang buhay. Dinalaw din sila ng mabuting diwata at binuhay muli si Falada.